Ngayon, mag-storytelling tayo kasi alak na ng kadlaw na dito sa Launa. Hindi pa ako. Hello, guys! Ngayon, mag-storytelling tayo kasi alak na ng kadlaw na dito sa Launa. Hindi pa ako anantok yung partner ko kapapasok na lang dito. Kaya nga, mag-storytelling muna tayo. New ako dito sa YouTube. Kaya, pakilala ko ng sarili ko. I'm Marita Salong Paulsen. I'm a widow, 26 years old. At I'm a tourist visa. Tourist po ako dito sa Norway. This month, babalik na kami sa Pilipinas. I-share ko lang guys yung experience ko nung nag-apply ako ng visa. Bale, hindi siya yung member ako sa Filipino-Norwegian group. Tapos, yung tinatanong ko doon kung mahirap pa mag-apply ng visa, ganun-ganun, mga requirements. Tapos, sabi ng mga ibang kasis, sabi nila mahirap daw kasi nga, marami na daw rules na binago. Tapos, hard na daw mag-apply. Tapos, marami naman nagsabi, madali naman, basta tourist visa lang. Kaya yun, nag-apply ako. Tapos yun, yung na-try ko na talaga siya, hindi naman siya kung first-timer ka talaga, first-timer ka pa talaga, parang masasabi mo na ang hirap. Pero pag ko nakompleto na muna yung papers, ang dali lang talaga. So, yun nga, sa, bali, 2 days lang processing ng visa ko, tapos nag-email na sa akin, yun nga, approve ako at saka I'm so happy at that time. Yung na-receive ko talaga yung email. Yun na, umiyak talaga ako. Tapos yun, nag-ako ng partner ko. Sabi niya na, you're going to Norway. Tapos yun, happy ako. At saka, yun nga, pagdating namin dito, April 25, so 3 months ako. Yung visa ko valid until August 8. Tapos, yun nga, ito lang guys, yung pagdating namin doon sa airport. Tapos pag-exit, ningian pa pala ng tax. Yung tax ko pag exit ko, yun nga, 1,000 ata yun, 1,000 plus something. Tapos yun, yung pagkuha ko yung, kasi nagpunta ka, nag-check na kami ng gamit, tapos sabi ng babae doon na, tinanong niya yung partner ko, sabi niya, if ever daw na ma-decline ako doon sa immigration, tutuloy niya pa ba din yung flight, sabi naman ng jowa ko. Uuwi naman siya kasi meron na kasi siyang ticket at saka din kailangan din siya umuwi kasi yung anak na dito. Tapos yun, parang natakot kasi oh my god, paano naman kung ma-decline ako sa immigration, ganyan kasi marami daw question doon. Tapos meron naman ako ipapakita na papers na supporting documents, ganun. Tapos sabi naman ng babae, baka kung ma-decline daw ako sa immigration, ganyan. Tapos ang isip-isip ko, pag ma-decline ako sa immigration, tapos paano na yan? Ang laki na nagastos, yung ticket ko pa lang, pabalik at pa, papunta doon, ang laki. Tapos kung ma-decline ako, ganyan. Tapos ang isip ko, parang gusto ko nang umiyak, ganyan. Tapos, yun na nga, pumunta namin doon, check-in na. Tapos yun nga, separate pala yun, yung foreign passport, tsaka Philippine passport. Tapos punta ako doon sa Philippine passport, nag-fall in line. Tapos yun, meron pa talaga ako nakalimutan, yung paper, yung ganun, meron pa palang i-fill up. Tapos yun, yung turn ko na, tapos yun, pinabalik ko, tapos naghanap ako saan ko yun kukunin, tapos tinanong ko yung guide, tapos yun, pinipill upan ko, tapos punta naman ako sa kabila, kung saan nakapila yung partner ko. Tapos ni siya, yung complete na yung address, kasi meron tinatanong doon address kung saan dito sa Norway na magsistay ako, yung address niya. Tapos yun, papalik naman ako, tapos yun, nakisaybit naman ako doon sa nagpipila. Tapos sabi naman nung babae, okay lang, tapos pupunta na ako doon. Tapos yun na nga, yung turn ko na, tapos yung tinanong ako kung first time ko ba ba, yes, first time. Tapos tinanong pa kung first time ko ba ba nagka-foreigner, ganyan. Sabi ko, hindi, kasi widow ako, yung husband ko dati is foreigner, Norwegian din, ganyan. Tapos first time ko pa nakapunta ng Norway, yes, ganyan. Tapos sabi niya, kung meron na ba akong ticket pabalik, ganyan. Tapos yung pinakita ko, tapos yung invitation letter, pinakita ko din. Tapos yun na, parang meron akong pinalapan doon. Tapos sabi niya, oh ito, punta ka doon sa immigration, doon ako kukwestiyonin. Sabi niya, hantayin mo yung jowa mo kasi kasama kayo ko. Ganyan. Kasi nga, first time pa ako. Tapos yun na, naghintay pa ako
sa ano, final ko, hinintay ko pa siya kasi nakapila pa siya, ang haba pa ng pila niya, hinintay ko pa siya, tapos takbo naman ako doon kasi yung flight namin malapit na yung time para kaming mga, ay naku, advance naman kayo dito, pero pagdating sa airport ang taas ng pila, tapos punta na, nagpila naman ako doon, tapos meron pa nakapila doon, tapos yun na nga, parang medic na usap ko na ano doon nakapila kasi yung time namin ng flight namin alas 9:45 pata yun, tapos sa kanya 10 plus pa yun, tapos yun na parang nagsabi na ako na lang mauna kasi kami na yung flight eh, tapos yun na nga yung immigrant doon, yung parang badin siya, grabe, parang strict talaga siya, tapos ano, nanginginig na ako nung ganun, para pero hindi ko palang pinahalata, pero as in sa loob ko talaga gusto ko na talaga umiyak kasi the way siya mag-question, parang strict siya ganun, tapos parang takot ako ganyan, pero hindi naman ako talagang masyadong takot kasi meron naman akong papers na ipapakita ganyan, pero gusto niya lang talaga i-make sure na mabalik ba ako dito ganyan, tatanungin ka pa talaga kung ano, saan kayo nag-meet, first meet nyo ganyan, tapos buti na lang marami akong picture, yung na-picture kami first meet namin, kaya ayaw ko lang talaga sa inyo mga kadars, mga day, kung meron kayong foreign, yung relationship nyo ganyan, kung first meet nyo, meron kayong first picture, huwag nyo talagang i-delete yan, dyan lang sa gallery nyo, kasi kung mag-a-apply kayo ng visa, tatanungin kayo doon, tapos kayo mag-aano, ipapakita nyo doon sa gallery, buti na lang yung cellphone ko, merong date, yung ganun, rebarito, merong date, kasi inano ko siya eh, merong date, so doon, pinakita ko na, yun ang first picture namin, yung sa airport namin. Yung pinakita ko lahat, yung invitation letter, yun na nga, tapos yung sinasign niya sa akin, tapos balik na naman ako doon, pumila, tapos nag-insert na ako, kasi sabi nung babae, insert lang daw, tapos mag-ask na lang ako nung nakapila, kung pwede ba daw ako mag-insert, yung ganon, tapos sinign niya, tapos yun na nga, okay na, tapos yun na, pagkadating, nintay ko pa naman siya, tapos, takbo na naman kami, papunta sa aeroplano, para kami mga ingot, takbo, oh my god, hingal na hingal kami, ganon. Oh, pero okay lang, worth it naman kasi okay na lahat. Tapos yun nga, pagdating namin sa plane, yun nga, selfie! Ito na yung kitchen ng selfie at saka yun, nakahinga na ako ng malalim. Oh my god, sabi ko si Norway, ganyan. Tapos yun nga, parating na ako dito. Kasi yung sa husband ko dati, hindi ako nag-apply ng visa kasi at that time, na busy kami, nagpagawa kami ng bahay at yun nga, hindi pa ako naka-apply, prepare niya kasi dun tumira, tapos vacation ng sana ganyan, pero yun nga ang nangyari, so yun, in a sad story ganyan, so, pero ngayon happy na ako kasi nakilala ko yung partner ko ngayon at saka, yeah, parang ang bilis lang ng pangyayari kasi yun nga nakapunta na ako dito, tapos pagkabalik niya na pagkapunta na kami dito, tapos babalik kami this month kasi 3 months na ako dito, so babalik kami this month July 22, dating namin sa Manila is July 23, tapos ang balik niya naman dito sa Norway is August 5, so magbe-birthday ako ng August 10, hindi na siya makaka-attend kasi kailangan niya na bumalik dito sa trabaho, at saka ang balik niya na naman, third time niya na nang balik, second time niya yung pagsasama sa akin ngayon, tapos pagbalik niya ulit 3 times sa Pilipinas ngayong September 7 kasama yung anak niya, eldest niya. So, yeah, August sa September 7 sila, tapos balik nila August September 22, ganyan. So, 'di ba? In 1 year, so parang 4 times na yung balik niya. Grabe. Ang haba ng hair ni Madam Char. Yun nga, guys. At saka yun, parang happy na ako ngayon kasi parang sa isip-isip ko yung dati very sad yung ano yung nangyari sa life ko, yun parang may rason si God na kinuha niya ng maaga yung asawa ko, tapos binigyan niya sa akin yung partner ko ngayon na same na religion din, at saka alam niyo ba guys, yun, mahal ko din yung past ko dati, tapos mahal ko din ngayon at happy ako kasi andito na siya. So, parang okay na ako. Move on na ako kasi, yun nga. At saka, diba, ang bilis na pangyayari. First, punta niya sa Pilipinas, at saka, yun nga, getting to know each other, at saka, yeah, nailab ako kasi, yun nga, parang alam na namin sa isa't isa na may connection kami. At saka, yun, yung pagka, sa February
February 16 ata yun, February 16. Yun, nag-propose ako sa kanya. Ako yung nag-propose ha, para man maiba naman, char. O, para maiba naman ako yung nag-propose sa kanya. Tapos yun nga, ito yung picture. Tapos yung nag-ano ako sa kanya, nag-propose. Tapos yun, may video nga ako noon eh. Tapos, nag-propose ako na ako sa kanya. Sinabi ko, ganun. Tapos yun, naiyak pa nga ako kasi alam ko talaga na siya na. Tapos, yun, nakita ko yung future ko sa kanya. Tsaka, love niya ako. Love green siya. Tsaka, caring siya. Yeah, yun. More videos to continue. Like my videos. Subscribe. Thank you.